may gagawin tayo. Ito, Samsung 40 inches. Ang problema nito, saksak natin. Okay, so may ilaw siya. Yan, nagbi-blink yung ilaw niya. Okay, so nawa, parang napansin ko, nagkaroon siya ng backlight yun, oh. Kita ba? Yan, may backlight siya. At nawala na yung ilaw niya. Ito yung model number niya, Samsung 40 inches. Ito yung power supply. Ito naman yung kanyang main board. At mayroon siya tikon dito. Yan. Ito yung gamit na tikon. So ang problema ng unit, nagbubukas, nagpa-power on siya, may backlight siya. Ang problema, walang picture, walang display. Check ngayon natin. Yan. So, sinaksak natin siya. Yun, may backlight siya. Test prop natin yung ground. Nakadikit lang sa body ground. Tapos, yung tester natin, set natin sa DC. Yan. Check ngayon natin yung ating tikon kung mayroon tayong supply dito na 12 volts. Yan. So, dapat ito ay mayroon tayong 12 volts dapat dito. So, ngayon, wala siyang supply. Okay. So, tingnan natin dito sa board natin yung ating input ng supply. Ito. Ito yung VCC supply natin. So, dumaan siya dito sa IC na ito. So, check natin yung input natin dito kung mayroon tayong supply rito. Okay. So, mayroon siyang 12 volts. Yan, mayroon siyang 12 dito. Ang problema, wala siyang out papunta rito. Yan, dapat may 12 din yan. So, ang out lang niya ay, yan, 0.1, 0.2. So, dito siya nagkaroon ng problema. So, natin gagawin, check on muna natin yung signal natin dito kung mayroon tayo dito mga 1.1, 1.2. Okay, so mayroon tayong 1.1. 1.2, no? Kahit isa lang dyan. Okay, meron. So, may supply siya dito. Ang problema, walang supply yung VCC natin. So, maaaring ito may problema or yung switching nito. So, check natin yung isang paa dito. May kapasitor. Okay, walang supply din ito. 0.069. Itong isa. Wala, 0-0 ito. Pero itong dalawang pin natin ang input natin, 12. Tapos ito, 12 din. So, dapat mag-out yan dito ng 12. No? So, wala talaga siyang output. So, check din natin dito. 3.3. Ito, 0.054. So, ito, may 3.3 siya dito. Pero ito, wala. Ito wala rin, saka ito wala rin. Ito 12, ito wala ding out. Okay, check natin yung number ng IC. Bubunutin muna natin. Kunin natin yung number ng IC. Parang malabo makuha. Okay, so yan yung number ng IC. C136081EI. Okay. So, kunin natin sa Google yung data niyan. Titingnan natin kung ano yung function niyan. Okay. So, ito yung number. Tapos, ito yung pin number ng ating IC. So, okay yung in natin. Ang problema, yung out niya, wala. So, yung in signal natin ay dito sa in. So, mayroon naman tayong 3.3 dyan sa in niya. Labo. Okay. So, may supply na 3.3 pero hindi siya nag-out. Ha? So, mayroon tayong in dito. 12. Ground. SS pa yung kanina. SS. Tapos, ito yung 3.3 natin. May supply. Itong isa. 0.067. Itong isa rin 0.047.
bumalik dito, ano, bumalik sa dito yung circuit na ito. Ito, 3.3. Parang ito yun. Ito, 3.3 niya. Ito, 3.29 din ito. Baka dito yun ang galing. Okay, so dito nga siya. Okay, so may supply ito in natin. 3.3. Try natin i-off. I-off natin, titingnan natin kung mawawala yung supply na 3.3 doon. Kasi hindi talaga siya nagsiswitch. You know, wala talaga siya switching. Okay, so then off natin yung unit. Off natin yung unit yan. Naka-standby siya ngayon. Titingnan natin kung may supply yung in niya. Ito. Okay, so wala siyang supply, oh. Walang supply pag naka-off yung unit. Ibig sabihin, nagpa-function yung supply ng in para sa switching ng ating at wala din siyang 12 dito pag naka-standby, yun, oh. Wala din siyang 12 pag naka-standby. Okay, so pwede itong pinagbabawal na technique, ano. Okay, so yun yung data ng IC na yan. So mayroon naman siyang supply kanina na 3.3 sa in, sa AM. At input niya mayroon din 12. So nagtataka tayo bakit ayaw magkaroon ng out. So gagawin natin, check natin yung ating tikon. Titingnan natin kung walang short yung ating tikon. Pag ganun kasi pwedeng nagkaroon ng problema yung tikon, or pwede rin natin ihang ito. Hang natin yung panel. Igas. Okay. So yan, hang natin yan. Tapos saksak natin. Power on natin na yan. Nag-on na siya. Yan, may backlight na siya. Oh. Okay. So, check natin kung nagkaroon siya ng supply sa panel. Papuntang panel. Ito. Okay. So, mayroon siya. Oh. Yun. Ibig sabihin, buo yung IC na yan. Yung switching na yan, buo yan. Ang problema lang, hindi siya nagkakaroon ng out kasi nga mayroon short dito sa ating load side. So, hahanapin muna natin yung short dito. Tapos, titingnan natin kung mapapagana natin yung unit. Okay. Lipat tayo sa ohms. Magbabuzzer tayo. Okay. So, tingnan natin kung contact yung ground natin. Hindi siya nagko-contact, ano. Wala. Good. Dito. Okay. So, dito tayo una sa kapasitor. Sa diode. Ito, diode. Yun. Mayroon nga siya short, to. Oh, may short siya. 8.5 ohms. 8.3. 8.2. So, hindi pa natin alam yan kung saan yung short yan. Yung diode ba? Or yung ito, fuse ito. Kapasitor ba ang may short dyan? So, check pa natin dito. Ito, EBDD natin. Okay naman. Okay, ito. Okay naman, ito. Okay. Ito, 8.2. Ito. Ito, baka BCC natin to. Ayun, BCC nga natin to. Supply pa natin yan sa BCC. Yep, parang napansin ko yung kapasitor na ito, parang iba kakaiba, no? Baka ito yung sira na kapasitor, ah. Baka yan yung short, ah. Okay, okay rin. Okay rin. Okay. So, hahanapin natin dito kung saan yung short. Ito, short din ito, eh. So, baka ito yung problema na kapasitor. Ito, okay pa yung kapasitor dito.
Pero ito napansin ko parang iba yung kulay ng kapasitor na ito. Okay, so tinanggal natin yung kapasitor na yon, yung kakaiba yung kulay. At yun, no? Oh, siya nga yung may problema. Okay na yung circuit natin. Yun, hindi na siya nagbabuzzer or short or leak yung circuit. Okay na. So ito yung kapasitor na yon. Yan, no? Check ngayon natin. Yun, meron na siya. 4.5. Okay, so siya yung salarin. Okay, pwedeng buo pa yung ating tikon at yung ating panel. Sana hindi ito nagkaroon ng spot, no? Kasi napansin ko naman dito kanina, nung may backlight, wala namang crack or basag yung ating salamin. So sana buo pa yung salamin nito. Papalitan lang natin yung kapasitor. Hahanap na tayo ng kasing ganyan din kalaki. Ganyan din yung kulay. Tapos papalitan natin. So, pwede rin natin sukatin kung ilang UF siya, kasi itong tester natin mayroon naman itong UF. Yan. Yan. Okay. Okay, so ito may nahanap tayo, isa. Yan. Naka-NP pa yung ating kapasitor, ating tester. So, check natin. Yan. So nasa 11.6 UF. Siguro mga 10 UF din ito. Okay, kabit natin. Yan, okay na. So, napalitan na natin yung kapasitor. Kabit natin yung LVDS natin. Tapos, testing natin. Yan, tapos, saksak natin. Testing natin kung maggagana na ito. So, yun lang naman ang nakita nating problema sa kanyang tikon. Ay, merong short. Check natin to. Okay, meron na siyang 12, oh. Check natin yung supply. Ito, oh, may 15 na siya. Ibig sabihin, pwedeng gumana na yung ating unit. Pwedeng buo na yung ating unit. Tingnan natin kung buo yung salamin. Ayun. Parang may problema, ha? Yun, oh. Parang loss yung LVDS natin. Ayusin natin. Linisin muna natin yung LVDS nito, tapos kakalangan natin. Okay, so ito na. Nalagyan na natin siya ng kalang. Yan, no? Naglagay tayo ng tape. Masking tape dyan. Para kumapal yung kalang niya. Okay, so try natin ito. Okay, so naikabit na natin siya. Okay, so okay na siya. Yan, no? O, normal na yung display natin. Lagyan na lang natin ng palabas, no? Para makita natin kung okay pa talaga yung salamin natin. Ayan. So, ganun lang. Pag nag-troubleshooting, dapat step by step lang para matrace mo kung saan nagproblema, nagmula yung problema. Okay. So, ito na. Lagyan natin ng audio video. Ayan. So, okay na yung unit natin. Okay. So, ito lang yung naging problema niya. Isang SMD na kapasitor na nag-leak or short dito sa ating tikon board. Final test lang tayo dito sa Samsung na ginawa natin. Okay, lumabas na yung logo niya. Yan. So may picture na siya. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat sa suporta niyo sa channel ko.